Papuri sa kahit taasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kahit taasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga pa rin sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Patuloy nating idalangin lahat ng naaapektuhan ng bagyo at pagbaha. Patuloy din nating idalangin ang kapayapaan sa ating bansa, sa daigdig, at sa ating kalooban. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Helcias sa isang saserdote sa Anato sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Kinusugo kita kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang ating iuutos sa iyo. Huwag mo silang katakutan. Pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita, akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, Ayan, binibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa, mga kaharian,
Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaan mapaya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at tigtas na kakanlungan, matatag na kublian ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko na mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang pag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako yung tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tatayo na po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tigsasandaan, may tiga-anim na po, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo muna po tayo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kinikilala po natin ang inyong physical na presensya ngayon dito, kahit na ganito ang panahon. Ano ho? Atin ding binibitbit ang mga intensyon ng mga matitibay nating regular na kasama rito, pero ngayon ay naka-online. Ipagdasal natin silang lahat, pagdasal din natin ang kaligtasan nating lahat. Malayo nawa tayo sa posible pang mga sakuna at nawa ay wala namang magbuwis na buhay dahil sa mga pagbaha at walang tigil na pag-ulan. Mga kapatid, ang mensahe po sa atin ngayon ng ating mga pagbasa ay napakahalaga pala na tayong mga may kakayanang lumikha ng mga sitwasyon ay makalikha ng mga kalagayang angkop para sa pagpupunla, pagsibol, at paglago ng mga hinirang ng Diyos. Okay, medyo talinghaga pa rin yung introduction nating yun, ano? Pero ano po ba kaya ang ibig sabihin ng paglikha ng mga kalagayang angkop sa pagpupunla, pagsibol, at paglago ng mga hinirang ng Diyos? Nagsisimula po kasi ito sa pagkabata. Maaaring bago pa nga maging bata, nagsisimula na ito. Gaya ng sinasabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. May mga bata po kasi talagang nakatakda sa dakilang mga bagay. Sabi nga sa English, some kids are destined for greatness. Ang tanong po ay kung sinusuportahan natin sila. Paano po natin sila matuturuang magtiwala? Gaya ng sinasabi sa Salmong Tugunan. At kung matututunan po nila ito, yung pagtitiwala, paano po natin sila matutulungang nananatiling nagtitiwala sa Panginoon? Sa atin po nakasalalay ang paglinang at paghubog sa kanila. Hindi man tayo ang umani sa kanilang bunga, ituring po natin itong maliit nating ambag sa mas malawak at mas matagalang pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Tinuturuan naman po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno kung paano po ito gagawin. Mabuting lupa ang pagtaniman po natin. Ano po bang ibig sabihin kaya ng pagtatanim sa mabuting lupa? Hindi na po ito malalayo sa kung paano sila aalagaan at palalakihin. Ano ho? Sa isang masayang tahanan o sa isang tahanang palaging away-away, depende po sa atin yan. Sa isang pamilyang functional o sa isang pamilyang dysfunctional. Masasabi po nating functional ang pamilya pag ang mga magulang ay laging naririyan at nalalapitan. Ito po yung tinatawag natin na presence and availability ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi meron namang naririyan nga, hindi mo naman malapitan. Parang preoccupied na preoccupied o hindi kumikibo. Paano mo lalapitan pagka napaka-stern ng mukha? Na parang pagka naabala mo ay baka ikaw ay mabigwasan pa o masabugan ng galit o kaya naman ay masigawan ka pa. Maigi po kung naririyan nga sila at nalalapitan.
para himukin ka na ipagpatuloy ang iyong mabubuting gawa. Ito po yung encouragement na huwag nating ipagkait sa mga nag-a-achieve na mga bata, lalo na sa inyong mga anak, mga apo, mga pamangkin. Ano ho? Kilalanin yung kanilang encouragement kung kinakailangan ay bigyan ng kaunting reward. Ganun din naman sa kanilang mga yung maling gawa, ano? Kung maaari ay sansalain na agad o bigyan ng kaunting punishment para itigil yung mga maling gawa. Masasabi pa rin pong functional ang pamilya kapag present lagi para gabayan ang mga bata sa pagpili ng matuwid na landas. Nagagawa po ito ng isang magulang, lalo na kung siya ay nasa matuwiding landas. Mahirap kasi na ang sinasabi mo'y iba naman sa iyong ginagawa, di ba? Kahit sa pari yan, kahit sa magulang, sa ama o sa ina. Sasabihin mong huwag magsugal ang iyong anak, ay ikaw naman ay nagsusugal. So, alin ang paniniwalaan niya? Yung iyo bang sinasabi o yung iyong ginagawa? Maigi po na available sila para masabihan din ng iyong mga kabiguan at tagumpay para hindi na nila ito sa iba hanapin. Kasi kung hindi nila ito masabi sa iyo, kanino pa nila ito sasabihin, di ba? Hahanap sila ng parang magiging father figure nila o mother figure maliban sa iyo. Kasi nga, mahirap kang lapitan. Ay paano kung ang malapitan nila ay aakalain nilang tutulong sa kanila, pero sila palang aabuso sa kanila? Dahil vulnerable sila. Lalo na kung umiyak ka pa sa harapan ng mapang-abuso, ay di lalo ka ng maaabuso. Yung pong availability na ito ay mabuti rin sa pagtuturo ng mga importanteng leksyon sa buhay. So, ibig sabihin ba kapag ikaw ay nagsusugal, hindi ka na pwedeng magturo na huwag kang magsugal? Wala ka na bang kredibilidad? Maari namang hindi po. Maari namang yung mismong pagkalulong mo sa sugal ang gamitin mong halimbawa na huwag tularan ng sarili mong anak. Importanteng leksyon sa buhay na natutunan sa pamamagitan ng masakit na pamamaraan. Nariyan din siyempre ang pagmamahalan at paggagalangan sa pamilya para matawag na functional. Lahat pong lisya sa mga katangiang ito ay maaaring matawag na pagiging dysfunctional. So, kumusta po ang ating tahanan bilang matabang lupa kung saan nag-uuhay at nagbubunga ang kanya-kanya nating potensyal? Conducive po ba ito o palakaibigan sa mga batang bago pa ipaglihi ay hinirang na sa pagiging dakila? Hindi po kasi porket hinirang na sila, bago pa isilang, ay maaabot na nga nila ang kapunuan nito pagdating nila sa tamang edad. Tandaan po nating ang unti-unti pero lagit laging paghahari ng masamang impluensya sa tahanan ay nadadala sa lipunan kahit sa simbahan, kahit sa opisina, kahit sa paaralan. So yung kung ang naghahari sa inyong tahanan halimbawa ay kaunti lang naman pero lagi na pagtatagay-tagay o pagsisinghot-singhot o pagtataya-taya, higit pa po ito sa sapat na panira sa kinabukasang sa kanila ay itinakda.
Kung ang kanilang pagsibol, paglago at pamumunga ay nakasalalay sa ating matatanda, ang kanilang pagkabigo, pagkagumon at pagkasugapa ay nakasalalay din sa ating matatanda. Nasa atin po ang desisyon kung ano ang handa o hindi natin handang isakripisyo para sa kanila. O sadyang napakahina natin para magsakripisyo ng kaunti para sa kanila. Ngayong napakinggan po natin ang mga katotohanan ito, ano po ang ating gagawin? O nare-realize man lamang po ba natin na meron nga tayong dapat gawin? Biyayain nawa tayo ng Espiritong Banal ng pag-unawa. Kung hindi man pag-intindi, mabagabag nawa tayo kahit papaano sa importansya ng pagtuwang sa mahal na pong Jesus Nazareno sa pagtataguyod ng kanyang mga hinirang na ipinagkatiwala sa atin. So hindi lang po ang Poong Nazareno ang ating pastol. Hindi lang siya ang ating mabuting pastol. Tayo man ay sabi nga ni Father June kahapon, tayo man ay tinatawag din para tuwangan siya sa pagpapastol. As long as ang ating pinakikinggan ay ang kanyang tinig, ang tinig ng ating mabuting pastol. Palakasinawa tayo ng banal na Eukaristiya para maging mabubuting tagapaglinang ng lupa para sa kanyang mga inihasik na binhi. Mahal na po ang Jesus Nazareno, pagindapatin niyo po kaming maging mabubuting tagapangalaga. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo, habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa kauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ang pinapay at
anak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tatayo na po tayo. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tatayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Salamat po. Sino man sa aking mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng mananahan,
sumasagana. Siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, tayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Announcement, maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at devosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. At ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na amin. Pinipintuho ka na amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nunulwalhati ka namin. Abot.